Di tulala ka lang. Tulala. Gutom na ako. Tulala ka lang. Hi guys! Hi mga kabini! Hello mga kabini! Dito kami sa labas. I-meet namin yung coming friend, si Chean. At wala pa siya. Wala pa siya. Dito kami sa McDo, sa Lipa. Wait na lang natin siya. Chean, saan ka na? Mag-iisang oras na po kami dito sa may Lipa McDonald's. Di umano'y alas 3 daw po darating si Cherian Abril. Ngunit hanggang ngayon, alas 3:30 na. Wala pa rin siya. Kung makikita nyo po, ang dala naming alcohol ay medyo maliit. Makita mga bin. Silang yun siya nakalabas. Ayun siya nakalabas sa bag ko kasi bawal daw mag-iwan ng alcohol sa sasakyan. Tama. So, lagi siya pang-hardinero yung dala mo eh. Ganyan. Ang laklaki eh. Ganyan. Kulang na lang pati yung mga pumapasok dun sa papasok natin. Ang laki niya. Ganun siya kalaki. Ilagay mo nga kung gano'n siya. Ayan, ganyan po siya kalaki. Ayan, diba? At least, hindi ako matatakot na maubos yung alcohol. So, hindi na ako matatakot na maubos. Pwede ka na pumalit kay Manong Guard. Oo, is-friend ko na din. May lock naman siya, so pwedeng nakaganyan lang siya sa bag ko. Nakayawas. Kasi punong-puno na yung bag ko. Dad, malaki talaga yung bag ko. Kaso ang hassle naman magdala ng malaking bag. 2 hours later. Chean is here! Chean! Oh, yes! Sa wakas! Andito na po siya. Saan tayo? So, pala. Tuntag ka namin. Saan ba yung Benox? Isa-send ko pa. Sige. Saan ba yung dati natin kinainan? Ay, doon. Malayo ba yun? Yeah. Oo.
O sige, search ka. Sige. Baka namin. Taran. Susundan ka namin. Nagsasearch pa siya. Address kami. Yan, so nandito na po si Cheon! Yay! Sabi niya, dahil 40 mga... Ilang oras ba niya tayo pinaghintay? One hour! Kasi quarter to 3, nandito na yata kami. So, 3:41 na ngayon. Ang galing, no? Gutom na tayo. Nagbubidro po siya ng panlibre sa amin. Nakapagpasaya sa'yo yung mga material na bagay, yung nakapagbakasyon ka, yung kung saan ka makakapunta, yung makakapag travel ka around the world or around the country. Pero kapag tumatanda ka, parang mas gusto mo yung at peace ka lang. Na kahit saan ka, kahit sa bahay ka lang, tahimik lang, walang stress. Parang mas pinapahalagahan mo na ngayon yung time mo sa sarili mo. Yung time na ini-invest mo sa sarili mo and sa family mo. Napagkantula lang, na-realize ko lang ngayon. Kasi nag-uusap-usap kami kanina ni Chean sa kanya ako. Iba na yung topic eh. Hindi na yung, uy, saan kaya pupunta? Saan tayo magkapakasyon? Nabili mo na ba ito? Nabili mo na ba yan? Meron ka na bang ganito? Yung updated na ganyan? Hindi. Pinag-uusapan namin is yung future na. Actually, nag-uusap kami about business. Kung paano namin masusustain yung sarili namin beyond dun sa work namin ng 8 to 5, 9 to 6 or 6 to 3. Wala lang. Parang I feel na nag-mature kami in a way.
siguro hindi pa fully ngayon kasi siguro hindi pa naman kami ganun kaganda. 28 pa lang kami, 29. Pero yung pinag-uusapan namin sa future na, so parang nakaka-proud. Sana ganun din kayo. For kung sino man yung nakaka-anood nyo to, hindi ko sinasabi na huwag yung i-enjoy yung 10 years nyo or yung 20 or yung 20 to 25 years nyo. Pero hanggat nandyan kayo, i-enjoy nyo kung ano yung nararanasan nyo. Parang live your life in the fullest kasi one way or another hindi mo may iwasan yung responsibility mo sa family mo eh. Lahat naman tayo magmamature. Hindi naman laging masaya lang or hindi laging iniisip mo lang kung ano yung bibili mo sa susunod mong sahod. So, kailangan iniisip mo din yung future. Future mo. Future na magiging family mo. So, proud lang ako na may mga kaibigan kami na ganun din yung way ng pag-iisip mo. So, nakaka-motivate na mag-venture sa business actually. Nakaka-motivate na mag-plan sa future, kung ano man yung mangyayari sa future. Kasi yung future naman is hindi mo sigurado kung ano mangyayari. So better be ready than regret it at the end. So yun lang. Hayod lang mga kapatid. Sana sabay-sabay tayong umangat. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, alam kong kaya mo yan. Magdasal ka lang at maniwala ka sa sarili mo. Kasi walang ibang magtitiwala sa'yo. Kundi ikaw, hindi mo sa'yo.